Hello guys, magandang araw sa inyo. Sa videong ito, i-discuss natin ngayon kung pwede raw bang gamitin yung narrow wide chainring as replacement kapag nalaspag na yung original na chainring dun sa crankset na pang 2x o 3x. So nangyayari ito kapag nalaspag na yung chainring dun sa 2x at saka 3x na MTB crankset tapos wala na siyang mabilhan na replacement para doon. Sa mga ganyang scenario, commonly na nangyayari yan sa mga riders na gumagamit ng mga MTB cranksets na malalaki yung mga chainrings. Katulad ng 4080 at saka yung 4060. Katulad nung nangyari sa akin. Kasi nung April of 2018, nakapurchase pa kasi ako ng Shimano Diori na 3x na ang chainrings niya is 4080, 3060 at saka 2060. Kaso lang, yan yung mga huling units ng Shimano Diori na 48, 36, 2060. Ang ibig sabihin kasi nun, mapipace out na kasi yung mga ganong klaseng mga cranksets na malalaki ang mga chainrings. Papalitan na kasi yan ng mga maliliit na chainrings. Kaya ang ibig sabihin din nun, mapipace out din yung mga replacement chainrings na 4080. Kaya nung October last year, nung nalaspag na yung original ko na 4080 dun sa Shimano crankset ko, namamblema ako dahil wala na kasi ako mahanap na replacement para doon. Kaya nung wala akong mahanap talaga na replacement na 4080 para dun sa crankset ko na pang 3x, nag-search na lang ako dun sa Lazada kung may mahanap ako. Kaso lang, nung nag-search ako sa Lazada, nakahanap naman ako ng 4080 na chainring na pwede dun sa crankset ko na 104 BCD. Kaso lang, lahat ng mga nakita ko na 4080 na chainring, mga narrow wide kasi yon. Ang ibig sabihin kasi nun, pang 1x lang yon. Kaya noong October last year, nag-iisip talaga ako ng mabuti kung dapat ko bang bilhin yung 4080 na narrow wide chainring. Kasi yung mga binibenta kasi ng mga mountain bike cranksets ngayon, ang liliit kasi ng chainring. Eh hindi naman po pwede akong gumamit ng mga ganun kasing maliliit na chainrings kasi masisira kasi yung pedaling style ko eh. So, nag-decide na lang ako na bumili na lang ako ng narrow wide chainring na 4080. Kaya ito yung binili ko noong October last year. Ito yung Disnail na 4080 na narrow wide chainring sa Lazada. Nung nakabili na ako ng Disnail 4080 na narrow wide chainring sa Lazada, pupunta na ako kaila Big Bird's Bike House. Chinek namin kung pupwede bang gawing pang 3x setup yung narrow wide chainring na 4080 na Disnail. At kaya naman gawing pang 3x setup yung Disnail 4080 na narrow wide chainring. Kaso lang, may mga na-encounter akong mga issues doon. So ipapakita ko sa inyo yung video clip kung ano yung mga na-encounter kong problema doon sa pagkabit ko ng narrow wide chainring na 4080 na Disnail. Ito guys, no? Ito po yung yung FD ko, no? Ang naging problema kasi ng FD kapag nag-ship po ito, kapag itong gamit kong chainring na narrow wide, pag from 3060 ililipat sa 4080, itong chain na to naiipit dito sa part na to ng FD. Sana po nakikita nyo po, no? Itong part na to. Kaya po ang ginawa po ng mekaniko doon sa Big Birds, kinikil kasi to, kinikil. Gin-rinder siya, tapos kinikil. So numipis po ito, numipis na. Yan, numanipis na siya. Medyo lumayo na kasi siya doon sa malaking ito sa ngipin po na wide na chain. Ito yung wide na teeth. Yan po. Kaya po nung sinet na ulit, hindi na gaano kahirap. Pero kailangan pa rin ng adjustment sa pag-shift po para umakyat po yung chain from 3060 hanggang 4080. Ito po guys, i-demonstrate ko po sa inyo yung pag-shifting ngayon itong chain na to from 3060 hanggang up to 4080. Yan. Kasi yung chain ngayon nasa 4080. Kapag ibababa ko to 36, walang problema. Yan, suwabe. Suwabe yan. Ang problema kasi, kapag ibabalik mo yung 3060 to 48, doon nagkakaroon ng problema doon sa chainring. Kaya ang kailangan, pag pinisil mo yung shifter, todo po dapat yan. Yan. Kailangan po, may timpla yan. Hindi kagad, hindi basta-basta ipapadyak. Ulitin ko lang po, no? Yan. Yan, matagal po kasi. Kasi nga po, dahil dahil doon sa wide na tip na yon, kaya nahihirapan ka agad siya pumasok eh. Pero kaya naman pumasok. Pero hindi kasi mabilis. Ngayon, yung kinikit kasi dito, dati kasi umiipit yung chain tsaka yung wide na tip.
delikado po yun. Kaya nung niripisan, ginrinderan, wala nang isyong ganun. Wala nang issue na naiipit yung chain. Kaya ano po, mas safe na po siya. Kaso nga lang, ang hindi ito talaga maging perfect kapag lumilipat po yung 36 from 3060 hanggang ano, iakit sa 4080. Yan. Ngayon naman, oh, na-timingan ko na mas maganda. So, mas mabilis siya. Kaso lang, hindi all the time ka nun eh. Meron tayo na nahihirapan yan. Ayan, oh. Ayan. Yan po, guys. Kaya, ano ho, kaya itong setup na to, itong kung gusto yung mga balak gusto mag 4080, tapos isiship mo dun, ano ho eh, okay lang to kapag ano lang, nag-long ride kayo. Na hindi naman kayo masyadong ano, hindi naman kailangan masyadong kailangan i-ship niyo nang mabilisan yung ano eh, yung chain from 36 to 48. Pero hindi advisable to kapag karera na. Kasi nga po, hindi kasi magre-respond agad yung chain na kumapit kagad sa 4080. Hindi advisable doon. Pag long ride lang pwede kung wala namang karera na sasalihan, no. So, yun ang masasabi ko, yun ang tip ko. Yan guys. Nakita nyo na na pwede rin palang gawing pang 3x setup yung 4080 na narrow wide chain ring. Kaso lang, nakita nyo rin na may mga issues na na-encounter ako sa pagkabit nun. Kaya ang pinakamagandang solusyon dyan hanggat maaari, kung may mahanap kayo sa online store na replacement talaga ng 4080 na chain ring para sa 2x o kaya 3x na MTB crankset, yun ang bilhin po ninyo para maiwasan nyo yung mga problema na na-encounter ko dati. Yan guys, hanggang dito na lang po yung aking video. So kung meron kayong mga ibang tanong regarding dito, paki-comment na lang ninyo sa comment section down below. So guys, maraming salamat po sa inyong panonood sa aking video. Don't forget na i-subscribe yung aking YouTube channel. Paki-click na lang yung bell notification button para ma-totally notify po kayo. So guys, maraming salamat po sa inyo and ride safe po sa inyo.